kung saan lugar ito nangyari, si Bimbo lamang ang nakakaalam. Magandang araw, Sir Joseph. Ako nga pala si Bimbo. Nais ko lamang ipakilala ang isa sa pinakamahusay na albularyo o albularya na aking nakilala. Siya nga pala si Manang Busyang. Hindi ko nalang babanggitin ang eksaktong lugar kung saan naninirahan si Manang Busyang bilang respeto na rin sa mga kaanak nito. Ayon sa lolo ko, nakababata ni Manang Busyang, noong mga bata pa raw sila noong panahong 1950, naging isang mabuting kababata raw ang babaeng ito na hindi nila aakalaing magiging isang tanyag na albularya sa kanilang lalawigan na titingalain pa sa karatig na bayan. Ayon kay Lolo Saturno, noong panahong nagdadalag at nagbibinata sila, madalang lamang raw nilang makasama itong si Manang Busyang sa kadahilanang naging istrikto ang ama nito na hindi pinapayagang sumama sa mga lakad nilang magkakaibigan. Naging masalimuot rin ang buhay nila Manang Busyang simula noong mamaalam ang kanyang ina sa kadahilanang walang nakakaalam o nakakita sa mga pangyayari na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ayon rin kay Lolo, naging isang palaisipan ang pagkawala ng ina nito na maging kabilang baryo ay pinag-uusapan nito. Isang gabi, kung saan sa ang tahanan o kubo kumakatok ang ama ni Busyang upang itanong kung may nakakita ba sa asawa nito. Halos lahat ng kaanak ni Busyang ay nagahagilap na kung saan. Upang malaman ang kinaroroonan ng kanilang ina, sa kauna-una ang pagkakataon ni nakita ni Lolo Saturno si Manang Busyang sa ganong oras, ito ang unang pagkakataon na nakalabas ng tahanan si Busyang habang nasa kalagitnaan ng takip silim. Lahat ay nangangamba sa kalagayan ng kanyang ina na kalaunan ay natagpuan rin nila. Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa kung saan na bagay naman na kinilabutan ng nakararami. Boses iyon ang isa sa mga kaanak ni Busyang na kasama nilang naghahanap sa nawawalang ina nito. Ang paghiyaw na umalingaw-ngaw sa karating baryo ay isang senyales na nakita na ang kanilang hinahanap, ngunit sa isang malagim na pangyayari. Halos walang tigil ang pagluha at pagkatungal ng lahat ng kaanak nito nang makita nila ang ina ni Busyang na halos hindi mo na makilala. Wala na rin ang ibang parte ng kanyang laman loob na naging dahilan upang paghinalaan nila noon na isang aswang ang gumawa noon. Agad na tinabihan ni Lolo Saturno ang kababata niya at pilit na pinapatahan ito. Alam niyang napakasakit sa katulad ni Busyang ang mawala ng isang ina na talaga namang bumago sa buhay nila ng buong pamilya. Ilang oras lamang din ang lumipas na iayos nila ang burol ng ina nito, at lumipas ang ilang araw, matagumpay namang nailibing ang bangkay ng ina ni Busyang. Lumipas pa ang mga taon, lalong nagiging maganda ang hugis ng katawan at napakagandang muka itong si Manang Busyang, kung kaya't napakaraming mga kabataang lalaki ang hindi magkanda mayo sa kanya, mga binatang nais siyang ligawan. Sa katunayan, gabi-gabi ay napakahaba ng pila sa tahanan nila Busyang, mga kabataang lalaki na nais umakyat ng ligaw sa dalaga. Ngunit ang kanyang ama naman ay sobrang istrikto. Di ayaw nitong makitang may kausap na lalaki ang kanyang unika iya. Si Busyang ay nag-iisang anak lamang, kaya naman sobrang higpit ng kanyang ama na talaga namang masyado nang nasasakal ang dalaga. Isang araw, habang nasa palaisdaan ang ama ni Busyang, nakasalisin ang oras si Lolo Saturno na makausap ang kanyang kababatang si Busyang. Busyang, paano ko ba sisimulan? Bulong nito sa kanyang sarili. Napalingon naman si Busyang kay Lolo Saturno noong sandaling yun na tinawag siya nito, habang siya naglalakad patungo sa kanilang bakuran. Oh, Saturno, anong may paglilingkod ko? Tanong ng dalaga. Busyang, nakakailang mang aminin pero hindi ko mapigilan ang aking sarili na ipagtapat ang aking nararamdaman. Pagbungad ng lolo, ngunit si Busyang ay tila alam na ang nais ipaiwatig ni Lolo Saturno, kaya naman tila umiwas ito at pabilis na tumalikod sa kanyang kausap. Alam ng lolo na hindi itirasado sa kanyang dalaga, ngunit masaya naman itong umalis
dahil sa nakausap niya kahit na sandaling oras lamang ito. Sa katunayan, bihira lamang ang lalaking nakakausap si Busyang sa kadahilan ng napakahigpit talaga ng ama nito. Ngunit hindi nakaligtas sa kanyang ama ang pangyayari kung saan mayroong nagsumbong rito na nakipag-usap umano ang kanyang anak na si Busyang kay Lolo Saturno. Busyang! Busyang! Nasaan ka, bata ka? Ano itong nababalitaan kung kinakausap mo raw si Saturno? Hindi ka na ba talaga nakikinig sa akin, ha? Bulyaw ng kanyang ama nang pagpasok pa lamang sa kanilang tahanan. Ang tahanan nila Busyang ay isang maayos na kubo na gawa naman sa kawayan at buo ang dingding nito. Hindi pa naman kasi uso mga konkretong tahanan noong mga panahon na yon, kaya naman napakaganda na ng iyong bahay kung ito'y maluwag ang bakuran. Ay, Tay, hindi ko naman po siya kinausap ng matagal. Nagtanong lang naman po si Saturno sa akin kaya lumingon ako sa kanya. Paliwanag ni Busyang, ngunit ang kanyang amay hindi napigilan ang kanyang galit na pagbuhatan nito ng kamay ang dalaga na labis namang ikinatampo nito sa kanya. Magig ang ama ni Busyang ay tila nakaramdam ng pagsisisi sa kanyang ginawang pananakit sa kanyang sariling anak. Tahimik lamang na umalis si Busyang sa harapan ng kanyang ama at agad na rin pumasok sa kanyang silid upang doon na lamang ilabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Alam ng kanyang ama na tila sumobra yata siya sa pagiging istrikto sa anak, ngunit alam niya rin sa kanyang sarili na ito ang nararapat upang hindi mapahamak ang kanyang anak. Sa kadahilan ng natatakot na itong maulit pa ang isang pangyayari na ayaw niyang maranasan. Yun na nga ang pagkawala ng kanyang asawa na hinala nilang nilapa ng isang aswang. Lumipas pa ang ilang mga taon, ganoon pa rin ang tagpo nila Busyang at Saturno hanggang isang gabi. May kaganapan noon sa kanilang baryo sapagkat kinabukasan ni Dos Piras ng pista, kung kaya't ang karamihan sa mga kalalakihan ay naghahanap ng kanilang maihahanda para sa nalalapit na pista. Si Lolo Saturno ay nautusan ng kanyang ina na kung maaari kumuha ng dahon ng tanglad upang mailagay sa loob ng iihawin nilang manok. Sa hindi po nakakaalam, tanglad ang gamit nila noon na pampalasa sa mga niluluto nila, katulad na nga lang ng manok. Maging sa tinuli, inilalagay din nila ito noon. Sa panahon po kasi ngayon, Sir Joseph, parang madalang na akong makakita ng gumagawa ng ganito. Balik po tayo sa kwento. Noong nagtungo ang Lolo Saturno sa dati niyang kinukuhanan ng dahon ng tanglad, nakita niyang wala na itong laman na parabang kakaubos lamang dahil sa dami ng mga kumukuha na rito. Sa madaling salita, naunahan si Lolo ng ibang tao sa kanilang baryo. Dahil nga sa Dos Piras pa ng pista, kaya naman lahat ay halos kailangan ito. Tulad ng nabanggit kanina, halos lahat raw ng mga tao sa kanilang baryo talagang gumagamit ng dahon na ito upang ipanlasa sa kanilang putahe. Ayon na rin kay Lolo, noong mga sandaling napagtanto niya na wala na siyang makukuwang dahon ng tanglad doon sa lugar na yon, nais niyang magagilap pa sa ibang lugar. Kahit alam niya sa kanyang sarili na delikado na noong mga sandaling yon, malapit nang sakupin ng dilimang liwanag at tanging karit lamang ang gamit niya sa pagdadamo sa bukid ang kanyang daladala, wala pang kaalaman si Lolo sa pakikipaglaban noon sa mga kampo ng dilim, lalo na sa mga tinatawag na aswang. Noong mga sandaling yon, habang naglalakad si Lolo sa madabong parte ng liblib na lugar sa kanilang baryo, naisipan na rin itong umuwi sapagkat naisip niyang mahihirapan na siyang makakuha ng tanglad sa kadahilan ng wala na rin siyang pang-ilaw rito. Tanging karit lamang o tinatawag na pinakuko ang kanyang tangan-tangan. Habang naglalakad pabalik ang Lolo, nakarinig ito ng isang malakas na pag-iyaw ng isang babae na sa tingin niya'y nasa malapit lamang. Agad na yumuko ang Lolo at pinakiramdaman ang paligid. Biglang tumahimik ang paligid ng mga sandaling yon. Ngunit maya-maya lamang inapansin ni Lolo na tila mayroong papalapit ng mga tao sa bandang kanyang pinagtataguan. Nang ilang sandali pa, napansin ito na mayroon doong dalawang lalaki na naglalakad at may daladala itong isang tila dalaga. Walang malay na dalaga ang nakita ng Lolo
dahil na rin sa liwanag ng buwan na nagsisilbing tanglaw upang matanaw niya ang lalaki. Ngunit ang lolo'y tila nakaramdam ng kilabot nang unti-unti nang lumapit sa kanyang kinaroroonan ng mga ito. Hindi man siya nakikita ng mga ito, ngunit nakakaramdam pa rin ng hilakbot ang lolo, lalo na noong malapitan na niyang makita ang mga ito. Pasan-pasan ng isang lalaki ang dalaga habang wala itong malay at tanging balakang hanggang paalamang ang natatanaw ni lolo sa turno. Nasa parteng likod kasi ng lalaki ang katawan at mukha ng babaeng yon. Noong una raw ay wala talagang ideya si lolo kung dalaga pa ba ito o may asawa na rin. Hanggang sa maalala ni lolo ang nangyari sa inay ni Manang Busyang, naisip niya na baka ang dalawang lalaking ito rin ang may gawa noon sa ina ni Busyang. Hanggang sa nasa tapat na ng kinaroroon na ni lolo ang mga ito, bigla naman nagsalita ang isa sa mga lalaking yon. Ngunit ang lalo pang nagpahilakbot kay lolo noong magpagtanto niyang hindi mga normal na tao ang kanyang natatanaw. Sapagkat ang mga mukha nito'y mabalahibo at ang kanilang mga mata'y mapupula na mga nanlilisik pa. Sa pagkagulat ay napataras ang lolo hanggang sa mga tuyong daon ng kanyang natapakan ng kanyang mga paa sa kanyang kinauupuan. Mabilis nang napalingon sa parteng kinaroroonan ng lolo ang dalawang nilalang na yon at nagtinginan pa ang mga ito. Hanggang sa may isang pasan-pasan na babae sa kanyang balikat at tila sumenyas sa kasama nito. Mabilis namang sumunod ang lalaking yon at dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan ng lolo. Takot na takot ang lolo sa mga kaganapan at hindi nito alam ang kanyang gagawin. Hanggang ilang di pa na lamang ang layo ng nilalang na ito sa kanya. Naisip din ng lolo na wala nang mangyayari kung matatakot pa siya. Kayong alam niyang hindi siya kakauwaan ng mga ito. Bago pa man makalapit ang nasabing nilalang, mabilis nang tumayo ang lolo at agarang winasiwas ang daladala nitong pinakuko. Bagyang dumampi ang pinakuko sa dibdib ng aswang at makikitang nag-iwan ito ng isang sugat. Alam ng lolo na hindi gaanong malalim ang nagawa niyang pinsala sa aswang. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagtataka nang makita niyang tila natakot ang nilalang sa kanyang ginawa. Nabuhayan muli ang lolo at tumitig sa daladala nitong binakuko. Napagtanto niyang baka doon natakot ang aswang, kaya naman nakatindig itong dahan-dahang lumalapit sa dalawang nilalang na yon. Wala nang sabi-sabi, ang isang aswang ay agarang binitawan ng pasan-pasan nitong babae at sabay na kumaripas sa pagtakbo ang mga ito. Nang mangyari ngayon, ilang sandali pang napaisip ang lolo kung susundan ba niyang mga ito o unahing alamin ang kalagayan ng babaeng yon. Nang ilang sandali pa'y naisip niyang hindi niya rin naman maaabutan pa ang mga nilalang na yon, kaya naman doon sa babaeng nakahantusay sa lupa ang kanyang tinungo. Nang makalapit ang lolo, laking gulat na lamang nito nang makita niya kung sino ang babaeng nakahandusay sa lupa. Ang babaeng muntikan ng maging hapunan ng mga aswang na yon. Busyang? Tanging nasambit ng lolo. Nang makita niyang ang babaeng kanyang iniibig pala ang daladala ng mga nilalang na yon. Wala pa rin malay si Busyang ng mga sandaling yon hanggang sa pilit itong tinatapik ng lolo upang ito'y magkamalay. Ngunit lumipas na ang ilang minuto, wala pa rin nangyayari kay Busyang. Tila mahimbing ang pagkakatulog nito na bagay namang ipinagtataka ni lolo sa turno. Hanggang sa naisipan na lamang ng lolo na buhatin si Busyang para may uwi sa kanilang tahanan. Hanggang sa nabuhat nga ni lolo ang dalaga at ang binakuko naman ay iniwan na lamang nito sa ilalim ng isang makapal na damo. Habang pasan-pasan ni lolo si Busyang, bigla naman itong nagkaroon ng kamalayan. Napabalikwas ang babae at agad na pinilit makababa sa pagkakabuhat sa kanya. Takantaka itong nakatitig kay lolo at napaisip kung bakit ang lolo nang may hawak sa kanya ng mga sandaling yon. Agad namang nagpaliwanag si lolo sa turno sa babae na bagay namang ikinatuwa ni Busyang. Buong akala niya ikatapusan na niya ng mga oras na yon. Niyakap ni Busyang ang lolo habang umiiyak ito. Lubos na pa sa salamat ang kanyang ginawa sa lolo na bagay namang ikinatuwa nito. Hanggang sa napagpasya na lamang nilang sabay na umuwi sa kanilang tahanan, ngunit may kalayuan pa ang kanilang tatahakin
upang marating ang kanilang baryo. Kaya naman, sa hindi inaasahang pangyayari, ang dalawang lalaking kanina lamang ay may hawak kay Busyang ay bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan. Nagulat naman ang lolo at ang babae sapagkat hindi niya akalain na kanina pa pala sinusundan ng mga ito at umahanap lamang ng tiyempo upang sila'y salakayin. Napakapit naman ang mahigpit ang babae sa braso ng lolo na isang patunay na natatakot ito sa mga posibleng mangyari hanggang sa naalala ni lolo na ang kanyang pinakuko ay iniwanan niya sa ilalim ng damo kung saan niya nakainkwentro ang mga ito. Takot din ang namumutawi sa isipan ng lolo noong mga sandaling yon, ngunit hindi ito hadlang upang umatras siya sa laban. Matapang na hinarap ng lolo ang dalawang asubang na yon kahit na alam niya sa kanyang sarili na wala siyang laban sa mga ito. Ngunit bago yon, sinabi ng lolo kay Busyang na tumakbo na ito at siya'y susunod na lamang. Ayaw man ang babae ngunit kailangan niya ring makalayo ron upang siya makahingi ng tulong. Nang makaalis na nga ang babae, labis na ilakbot ang patuloy na nararamdaman ni lolo sa turno. Noong mga sandaling yon, hanggang sa wala nang sabi-sabi, biglang tumakbo ang lolo papalapit sa lugar kung saan niya itinago ang pinakuko. Ngunit tila alam din ng mga nilalang nito ang kanyang plano, kaya mabilis na hinarang ng mga ito ang lolo. Nagulat naman ang lolo nang makita niyang napakabilis na nakarating ng dalawa sa kanyang harapan. Alam niya sa kanyang sarili na wala ng pag-asa pang makuha niya ang pinakuko, kaya naman sa ayaw at sa gusto niya ay kailangan niya talagang labanan ng mano-mano ang mga ito. Susugod na sanang mga aswang nang biglang isang malakas na boses ang narinig ni lolo. Boses ng isang matandang babae. "Hoy, lumayo kayo sa lalaking yan." Huwika ng matandang babae kung saan meron itong suot-suot na medalyon at may hawak-hawak rin itong isang punyal na tila gawa sa tanso. Nang makita nga yun ng mga aswang tulad ng kanina nilang reaksyon ay mabilis silang kumaripas sa pagtakbo. Takot na takot ang mga aswang sa ginawa ng matandang babae. Ang matandang babae na kasalubong ni Busyang habang ito'y tumatakbo upang makahingi ng tulong. Saktong-sakto namang naglalakad ang isang matandang babae nang makasalubong niya ito. Hindi na nagdalawang isip pa si Busyang na sabihin ang mga pangyayari. Kahit alam niya sa kanyang sarili na tila mahihirapan ng matanda na labanan ng mga ito. Ngunit nang makita ni Busyang ang mga suot nitong medalyon na nasa kanyang leeg, doon niya naisip na baka ito ang babaeng madalas na ikuwento noon sa kanya ng kanyang lolo. Ayon raw sa lola ni Busyang o sa lolo niya, may isang babaeng napakalakas na taglay na anting-anting ang naninirahan sa masukal na kagubatang yon. At ang babae ay nagngangalang Amanda. Si Armanda ay madalas na may kwento noon mga bata pa sila, lalo ng mga lolo at lola ng mga ito. Ayon sa kanila, si Armanda ay isang napakalakas na antingera noong unang panahon. Kung paano naging tanyag ang kanyang pangalan, baka may parating sa inyo Sir Joseph ang kanyang kwento. Kung sakaling magustuhan ng mga listeners mo ang kwento ni Manang Busyang, doon lang sandaling napaalis ni Armanda ang dalawang aswang na yon, lubos ang pasasalamat ng dalawang matanda. Ang matanda naman ay tila may napansin nakakaiba sa dalaga o sa dalaga panoong si Manang Busyang. "Iya, kung iyong paihintulutan, maaari ka bang magtungo sa aking munting tahanan?" Tanong na matandang si Armanda. Lola, kahit gustuhin ko man po, sigurado kong hindi ako papayagan ng aking ama. Kaya ikinalulungkot ko po, Lola, pero hindi po maaari yun." Tugon naman ito. "Pero iha, nakasisiguro akong papayagan ka. Maniwala ka sa akin." Nakangiting tugon ng matanda. Naguluhan naman ng lolo at si Busyang sa binitawang salita nito. Tila ba siguradong sigurado ang matanda na papayagan ng dalaga na makadalaw sa kanyang tahanan. Gamit ang kanyang hintuturo, itinuro ni Armanda ang daan patungo sa kanilang tahanan. "Nakikita mo ba ang malaking puno na yan? Kapag ikaw ay nariyan sa ilalim niyan, matatanaw mo ang isang malaking bato sa bandang kanluran.
Sa likod ng malaking batoy may makikita kang isang batis at mayroong isang maliit na tulay na gawa sa kawayan. Tumawid ka lamang roon at matatanong mo na ang aking munting tirahan. Uwi ka nito. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagtanong ang lolo sa turno sa matanda. Lola, ibig pong sabihin kayo ang sinasabi nilang maalamat na ang tingera sa ating bayan? Kayo po si Armanda? Tanong ng lolo. Maging Cebu siya ngayon, ito rin ang hinala niya mula pa noong umpisa. Kaya naman ang matandi na pangiti na lamang habang tumatango sa dalawa. Sinyalis na sinasabing totoo ang kanilang hinala. Lola, kung nagtataka po kayo kung paano ko po nalaman yon, iyon kasi ang kwento ng lolo ko noon sa akin, na mayroong isang magaling na antingera na nakatira sa kabilang batis na yon. Sikat na sikat daw po yun nung araw. Nang pinamunuan niya daw ang isang hukpong kumalaban sa mga aswang. Dagdag pa na wika ni lolo sa turno. Hindi naman nagbigay ng tugon ng matanda noong mga sandaling yon, pero ibinaling nito ang kanyang pagtingin kay Busyang. Iha, sige na. Makakauwi na kayo pero bago yon, nais ko lamang ibigay sa iyo to. Pahabol naman ang matanda. Sabay abot ng isang tila maliit na kulay puting bato kay Busyang na nakapulupot pa sa tali para maging isang kwintas. Alam ng lolo na isang anting-anting ito o isang mutya na galing sa isang antingera. Walang pag-aalin lang ang kinuha ni Manang Busyang ang nasabing bato. Ngunit nang mahawakan niya ito, napansin ng lolo ang tila isang pag-ihip ng malakas na hangin at napalingon sila sa paligid dahil doon. Nang ibaling nila ang kanilang paningin sa matanda, tila bigla na lamang itong naglaho sa kawalan. Wala rin silang tanglaw noon, kaya naman tanging liwanag ng buwan ang kanilang inaasahan upang sila'y makauwi. Nang mapagtanto nga nilang wala na sa paligid si Armanda, medyo nakaramdam sila ng kaunting ilabot sa kanilang katawan. Agad na nagpa siyang umuwi si Busyang at lolo sa turno dahil doon. Nang ilang sandaling paglalakad, nakita nila ang isang grupo ng mga taong may hawak-hawak na sulo at tila tinatawag ang pangalan ni Busyang. Nang makita nga nila yon, agad na sumigaw si Busyang at lolo at tumawag sa pansin ng mga ito. Naroon din ang ama ni Busyang na kanina pang hinahanap ang dalaga. Nang marinig nga nila ang boses ni Busyang, ay mabilis na tumakbo ang ama nito. Nang makarating sila sa kinaroroonan ng dalawa, nakita nila si Busyang nakasama si lolo. Kaya naman napakinalaan pang si lolo ang tumakip kay Busyang. Ngunit mabilis naman nilang naipaliwalag sa mga tao ang pangyayari, lalong-lalo na sa ama ni Busyang na labis ang pag-aalala sa anak, nakahinga ng maluwag ang dalaga. At si lolo, nang mapasama pa sila sa grupo ng ama ni Busyang. Nang makauwi nga sila sa kani-kanilang mga tahanan, agad na rin binalaan ng mga kabataan sa mga nangyari kay Busyang. Binalaan ng kani-kanilang mga magulang ang mga anak nito na huwag magtutungo na mag-isa sa malapit sa may kakahuyan. Ang ama ni Busyang naman nilabis ang galit sa pinsan nito na tiyo ni Busyang. Ang tiyo kasi ni Busyang ay inutusan din ang dalaga na kumuha ng dahon ng tanglad upang ipampalasa sa kanilang iihawing manok. Lubos naman ang pagsisisi nito sa nagawa niyang yon at ipinangakong hindi na uutusan pang muli ang dalaga. Nagpasalamat din sila sa matandang albularyo na si Armanda dahil sa pagkakaligtas nito sa dalawa. Lumipas na rin ang ilang mga araw nang maalala ni Busyang ang mga sinabi sa kanya ng matanda. Nakikita mo ba yung malaking puno na yan? Kapag ikaw ay nariyan sa ilalim niyan, matatanong mo ang isang malaking bato sa bandang kanluran. Sa likod ng malaking bato ay may makikita kang isang batis. At mayroong isang maliit na tulay na gawa sa kawayan. Tumawid ka lamang ron at matatanong mo ang aking munting tirahan. Nang maalala nga ni Busyang ang mga sinambit ng matanda, agad niya rin pinuntahan si lolo sa kanilang tahanan upang tanungin kung ano ang nararapat nitong gawin. Nang makarating nga siya sa tahanan ni lolo, agad na rin itong itinanungan tungkol doon. Ngunit bago pa man yon, nagtataka na sa kanyang lolo sa turno sapagkat paanong nakarating si Busyang sa kanilang tahanan at kinakausap pa siya nito. Alam kasi ng lolo kung gaano ka-strikto ang ama ni Busyang na kanyang nag-iisang anak
Kaya ganoon na lamang ang kanyang pagtataka rito. Kung nagtataka ka sa turno kung paano kitang nakausap ngayon, nais ko lang ipaalam na pinayagan na ako ng aking ama na makipag-usap sa iyo. At sabi niya rin sa akin na papayagan niya na akong umalis ng bahay basta kasama ka. Uwi ka ni Busyang sa kanya. Teka Busyang, hindi ba't yan din ang ipinangako sa iyo ng matandang babae na nagligtas sa atin? Tanong naman ni Lolo. Nang marinig nga ni Busyang ang sinambit nito, bigla siyang napaisip sa mga sinabi sa kanya ni Armanda. Ayon kasi kay Armanda, nakatitiyak itong papayagan siya ng kanyang ama na magtungo sa kanyang tahanan. Nang maalala nga ni Busyang yon, hindi na ito nagatubili pang magtungo sa kinaroroonan ni Armanda. Agad na hinablot ni Busyang ang braso ng lolo na bagay naman ay kinagulat nito. Noon daw kasing mga panahong yon, ang mga babae hindi mo basta-basta maahawakan ng kanilang mga kamay, lalo na't hindi naman kayo magkaano-ano. Kahit na minsan nang nagdikit ang mga balat ni na lolo sa turno at manang Busyang, noong mga sandaling nagpapasalamat ito sa pagkakaligtas niya sa tiyak na kapahamakan. Ngunit noong mga sandaling yon, tanging isang malaking ngiti sa mukha ni lolo ang tanging matatanaw mo rito. Ayon pa sa kanya, ibang-iba raw talaga ang pakiramdam niya noong mga oras na yon, para daw itong walang nakikilala o nalalakarang lupa na tila ba nakalutang ito sa impapawid. Ganon daw nang nararamdaman ng lolo ang mga sandaling nakahawak sa braso niya ang babaeng kanyang iniibig. Ngunit bigla rin itong naalala ang pagkakasabi ni Busyang sa kanya na tila baga wala itong balak na makipagrelasyon sa kanya. Ayon rin sa lolo, tanggap niya naman daw na wala talagang pag-asa na maging sila nito, ngunit masaya na raw siyang maging isang matalik na kaibigan na lamang. Halos wala rin namang pinagkaiba, pabiro pa nga ng lolo sa akin noon na kung magkakaroon man daw siya ng kasintahan, itong si Busyang, siguradong siya pa rin ang palagi ang kasama nito sa lahat ng oras. Kaya naman daw nakakasiguro siyang hindi rin magtatagal ang relasyon ng magiging kasintahan ni Busyang dahil sa palagi ang selos nito sa kanya. Balik po tayo sa kwento, Sir Joseph. Noon ngang mga sandaling magtutungo na sina Busyang at lolo sa lugar kung saan nilang matatagpuan ang matanda, katakatakang tila biglaan naman ang pagkakapalit ng panahon. Ang kaninang maaliwalas na kalangitan ay bigla na lamang naging isang tila may paparating na dilubyo. Ngunit na kahit na nga ganon, ay mas pinili pa rin ang dalawa na magtungo sa kinaroroonan ni Armanda nang makita nga nilang isang malaking bato at ang batis na tinutukoy nito. Hindi na nagdalawang isip sina lolo at Busyang na tawirin ang batis upang makita ang kanilang ninanais. Nang makatawid nga sila dito, doon na nalaki ang mata ng dalawa. Nang matanaw ang isang tahanan na tila ba napakatagal na panahon ng walang naninirahan. Nagtataka man ang mga ito, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pang lapitan ng nasabing lumang tahanan. May kaliitan na kubo lamang ito na para bang sinira na ng panahon at ng mga bagyo. Halos wala nang matira sa mga bubong at mga dingding nito. Doon na nag-isip ng kung ano-ano sina lolo at Busyang kung bakit tila abandonadong kubo na lamang yata ang kanilang nadatnaan ng mga sandaling yon. Hanggang sa lahat ng maaari nilang tignan ay kanilang nilapitan, ngunit wala talaga silang makitang maaaring pakinabangan sa kubong iyon. Ay nako, sa turno, paano na to? Wala naman pala tayong mapapala rito. Uwi ka ni Busyang. Oo nga Busyang, nakakapagtaka naman. Ang sabi ng matandang si Armanda, dito lang natin siya makikita, pero parang wala namang tao rito. Tugon naman ni lolo sa turno. Mabuti pa, umuwi na tayo. Suwestyon naman ni Busyang. Tumango na lamang ang lolo bilang isang pagsang-ayon, kaya naman bumalik na rin sila sa kanilang tahanan. Kinabukasan, umaga noon nang makita ng lolo si Busyang na papalapit sa kanyang kinatatayuan. Maaga kasing gumising ang lolo noon sa kadahilanang lulusong pa ito sa bukid. Agad nang umiti ang lolo kay Busyang at itinanong kung bakit ito nagmamadaling pumaroon sa kanilang tahanan. Sa turno, mabuti na lang at naabutan kita,
Pwede mo ba akong samahan ulit doon sa pinuntahan natin kahapon? Pagbungad naman ito. Bakit naman, Busyang? Di ba wala naman tayong napala doon kahapon? Pero sa turno, nagpakita sa akin si Armanda kagabi. Ang sabi niya, magtungo daw akong muli ron. Tugon naman ni Busyang. Pero Busyang, pagpasensyaan mo na. Kailangan ako nila itay sa bukid ngayon. Baka sa isang linggo'y maaari na kitang samahan. Pero sa ngayon, kailangan naming tapusin ang pagtatanim namin sa bukid. Naging malungkot naman ang dalaga sa kanyang narinig. Ngunit wala siyang magagawa. Kailangan talaga magtungo ni Lolo sa turno sa bukid nung araw na yon. Alam ni Busyang na magagalit ang kanyang ama kung magtutungo siyang mag-isa sa nasabing lugar ni Armanda. Ngunit naisip ni Busyang na magtungo rito kahit wala siyang kasama. Naisip niyang baka kailangan talaga siya ng matanda at para na rin makapagpasalamat siya rito. Sa totoo lang, yun talagang nais ni Busyang, kaya gusto nitong makitang muli ang matanda upang makapagpasalamat sa pagligtas nito sa kanila. Nang mangyari ngayon, mag-isang nagtungo si Busyang sa kinaroroonan ng kubo ni Armanda. Ngunit halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita niyang isang napakaayos na tahanan sa kabilang batis na kanyang tinawid na mag-isa. Teka, paanong? Tanging nasabi nito. Ilang sandali pa'y lumabas na mula sa kubong yun ang matanda at sumenyas ito na tila pinapalapit si Busyang. Hindi naman na nagdalawang isip pa ang dalaga at lumapit ito sa kinatatayuan ng matanda. Ayon naman sa lolo, kinabukasan daw iinilahad sa kanya ni Busyang ang lahat ng mga nangyari. Nang naroon ng araw ito, ipinaliwanag sa kanya na hindi niya makikita ang kubo at ang matanda kung mayroon itong kasamang ibang tao. Kaya naman naliwanagan na ang lolo at si Busyang dahil sa hindi nila makita ang sinasabing tahanan ni Armanda noong magtungo sila rito. At doon na nga raw nagsimula ang pamumuhay ni Busyang bilang isang albularya. Hindi naman na naikwento ni Busyang ang lahat ng naging hakbang upang maituro sa kanya ni Armanda ang kanyang ngayong kakayahan. Ngunit ayon sa lolo, umabot raw ng nasa 5 buwan ang naging pagsasanay ni Busyang doon. Maging ang pinagtataka ni lolo ay kung paano naging maayos lamang sa ama nito na payagan si Busyang kahit mag-isa lamang itong nagtutungo roon. Hanggang isang araw, mayroong isang bata ang buhat-buhat ng kanyang ama at ang batang ito'y halos wala ng buhay. Umiiyak ang ama ng bata noong mga sandaling pasan-pasan niya ito at nais niyang dalhin sa isang pagamutan o sa isang manggagamot. Nakita ni Busyang na natataranta na ang lalaki, kaya naman nilapitan niya ito at kinausap. Ama, huminahon po kayo. Ako na hong bahala sa kanya. Wika ni Busyang na labis na ikinagulat ng lahat ng mga tao roon. Maging ang lolo'y naroon din sa eksenang yon. Ayon sa lolo, alam niya na raw na sa sarili niya na kayang pagalingin ni Busyang ang bata, kaya naman hindi nito nagtaka pa noong halos isang haplos lamang ni Busyang sa noo ng bata sabay bigkas ng ilang mga lingway na hindi nila maintindihan. Ay bigla na lamang dumilat ang mga mata ng batang yon na kanina lamang halos wala ng buhay. Mababakas pa rin sa mukha ng mga tagaron ang kinagawang himala ni Busyang. Hanggang sa isang pangyayari ang naganap sa kanilang baryo. Ayon sa lolo, hating gabi ro noon, sa pagitan ng alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi, nang maganap ang isa sa pinaka hindi nila makakalimutan sa tanang buhay nila ng mga taong nakatira sa lugar na yon. Sa kalagitnaan ng pagtulog na nakararami, isang napakalakas na pagiyaw ang kanilang narinig na nagpabangon sa lahat ng naroon. Tila isang napakatinis na pagtili ng isang babae ang dahilan kung bakit napakaraming tawang nagmamadaling buksan ng kani-kanilang mga bintana upang malaman ang kaganapang nangyayari. Nang mabuksan nga rin ang ama ni Lolo ang kanilang bintana, natanaw raw nila sa hindi kalayuan ang tila pulutong ng mga nilalang na may mapupulang mga mata. Hindi pa gaanong malinaw ang kanilang natatanaw dahil sa natatakpan pa ng ulap ang liwanag ng buwan. Ngunit ilang sandali lamang, habang dahan-dahang papalapit ang mga ito sa kanilang puok, biglang nagsitaasan ang mga balahibo sa katawan ng mga taong naroon.
ayon pa sa lolo Sir Joseph. Ang kanyang ama raw ay may kinuwang bagay sa baul na nasa ilalim ng kanilang kama. Maigpit na ipinagbabawal ng ama ni lolo na buksan ng baul na yon dahil hindi raw ito maaaring magamit ng hindi bihasang tao. Hindi naman pinansin ni lolo sa turno ang mga bilis sa kanya ng kanyang ama, kaya naman isinawalang bahala niya na lamang yon at sumunod na lamang ito. Ngunit ng mga sandaling yon, doon niya nakita ang mga bagay na tila pa mayroong kakaiba, katulad na lamang ng isang punyal na katulad ng nakita niyang punyal na hawak-hawak ng matandang si Armanda. Agad na napatanong sa isipan ng lolo ng mga sandaling yon, ngunit ang nagpawala sa kanyang pag-iisip ay yung nakarinig na naman sila ng isa pang paghiyaw. Nang dumungaw ang lolo sa bintana, nakita nito ang kapitbahay nilang nagngangalang Juan, ang hawak-hawak ng isang nilalang na may mga mapupulang mga mata. Ang bigla na lamang tinukot ang puso nito, nabigla ang lolo sa mga pangyayari at nakaramdam ng kilabot. Nang makita nga niya ang kanyang ama, nasa harapan na ito ng pintuan at nagtatangka na itong lumabas ng tahanan. Ngunit bago lumabas ang kanyang ama, sinabi nito sa lolo na kunin ang buntot pagi sa loob ng kanilang silid at kapag mayroong panganib, huwag siyang magkatubiling ihampas ito sa mga nilalang na yon. Ang ina naman ni lolo ay naroon din sa kwartong yon at takot na takot din sa mga nagaganap. Nang lumabas nga ang ama ni lolo sa turno, agad na inawakan ni lolo ang buntot pagi na binanggit ng kanyang ama. Ngunit napansin ng lolo ang kanyang ina noong mga sandaling yon na tila hindi ito mapakali. Lakas loob na tinapangan ni lolo ang kanyang sarili kahit alam naman niyang hindi pa sapat ang kanyang kakayahan upang lumaban sa mga nilalang na katulad nun. Nang isang sigaw ang narinig ni na lolo, ang boses ay tila pamilyar sa kanya. Ang boses ay nanggagaling sa kanyang ama, nanuoy hawak-hawak ng isang halimaw. Nang dumungaw ang lolo sa bintana, doon niya nakitang nakaangat ang kanyang ama habang hawak-hawak sa leeg ng isang nilalang. Nang ilang saglit lamang ay bigla na lamang tinusok na matutulis na kuko nito ang dibdib ng ama niya. Napahiyaw rin ang lolo noong mga sandaling yon, ngunit agad na hinawakan ng kanyang braso at niyakap siya ng ina. Sinabi sa kanya na huwag na huwag itong lalabas dahil wala na silang magagawa at mapapahamak lamang sila. Umiiyak rin ang kanyang ina noong mga sandaling yon, ngunit wala naman silang magawa pa. Kaya naman dinala na lamang ang lolo ng kanyang ina sa loob ng silid kung saan mas mainam na mamalagi sila hanggang sa sumikat ang araw. Ilang mga sandali pang lumipas, samot saring mga hiyaw at iba't ibang mga tao ang kanilang naririnig. Alam nila sa kani-kanilang mga sarili na isa-isang pinapas lang ng mga nilalang na yun ang kani-kanilang mga kapitbahay. Walang tigil sa pagpatak ng mga luwa ang mag-ina noong mga sandaling yon, ngunit napatigil sila na makarinig ng isang malakas na boses. Ang boses na ito'y tila pamilyar pa rin kay lolo. Alam niyang galing ito kay Busyang. Agad na tumayo ang lolo mula sa pagkakaupo nito sa katabi ng ina at mabilis na nagtungo sa kanilang bintana. Ahabulin pa sana ito ng kanyang ina upang pigilan, ngunit wala na itong nagawa pa. Bago pa man mabuksan ang lolo ang bintana, katakatakang tila wala na siyang naririnig ng mga nakakapangilabot na mga pag-angil. Mga pag-angil ng mga aswang na kanina lamang ay nananalasa sa kanilang baryo. Iniisip pa nga ng lolo na baka may nangyari ng masama kay Busyang, ngunit kabaliktaran pa lang nangyayari rito. Nakita ng lolo na nakatayo si Busyang sa tabi ng mga nilalang na yon at kanya itong pinaslang. Mga nilalang na may matutulis pa na kuko ang nakahandusay sa lupa, katabi ang ilan sa mga kabaryo nila. Ngunit nang mapatanaw si lolo sa likod ni Busyang, doon na nandumo ang kanyang sarili nang matanaw ito. Ang ama ni lolo sa turno ay wala nang buhay habang katabi nito ang ama rin ni Busyang na wala na ring buhay. Labis ang pagkamuhi ni Busyang at lolo sa mga aswang noong mga sandaling yon, kaya naman agad na lumabas ang lolo sa kanilang tahanan at hinampas pa ng buntot pagi ang mga nakahandusay na aswang. Galit na galit ang lolo at nagsisisigaw ito habang si Busyang ay tahimik lamang na nakatitig sa kanyang ama. Na mayroon ding butas sa dibdib na kagaya ng karamihang naging biktima,
Ayon kay Busyang, natakot rin daw siya nung una, kaya naman nangyari pa yun sa kanilang mga magulang. Sinisisi nito ang kanyang sarili sa mga pangyayari, sapagkat kung hindi raw siya natakot noong umpisa pa lamang, ay siguradong hindi ito mangyayari sa kanila. Agad namang tumabi si Lolo kay Busyang at niyakap nito ang kanyang kaibigan na noikasabay niya sa pagluha. Maraming mga tao rin ang napas lang ng mga nilalang na ito, kaya naman ang mga tao pang natitira ay halos hindi rin makapagsalita. Kahit alam nila sa kanilang mga sarili na iniligtas sila ni Busyang sa tiyak na kapamakan, ay hindi man lamang nila magawang magpasalamat. Lumipas ang gabing yon, kinabukasan ay inilibing na rin nila ang lahat ng mga bangkay sa iisang lupain sa parteng Kakahuyan. Doon nila isa-isang ginawa ng maayos na libingan ng kanilang mga yumaong kapamilya. Tulong-tulong ang lahat ng tao sa paghukay. At lahat ay makikita mo sa kanilang mga muka ang labis na pagdadalamhati. Alam niyo po, Sir Joseph, noong mga sandaling ikinukwento sa akin ito ng lolo, nakita ko talaga sa kanyang mga mata ang kaunting paglabas ng luha o ang pamamasa nito. Ako nga rin po ay nalungkot nang malaman kung ang lolo ko pala sa tuhod ay aswang rin pala ang dahilan ng pagkawala. Noon ngang mga sandaling yung nagdadalamhati ang lahat, napansin ni lolo si Busyang na sobrang lalim ng iniisip nito, kaya nilapitan ito ng lolo at pilit na pinapakalma ang dalaga. "Busyang, kailangan nating maging matatag. Mahirap mang tanggapin ngunit hindi na natin may babalik pang nakaraan. Sa turno, hindi man natin may babalik ang nakaraan upang mailigtas ang mga itay natin. Makagagawa naman tayo ng paraan upang hindi na ito maulit pa." Tugon naman ni Busyang, napaisip bigla ang lolo sa mga sinambit nito. Batid niyang mayroong plano ang kababata at yun ang dapat niyang masuportahan. "Sa turno, pasensya ka na. Hindi naman kita maaaring isama sa tahanan ni Armanda sapagkat hindi nga ito makikita kung may iba kong kasama ron. Pero pinapangako ko, babalik ako rito na mas may kaalaman pa kaysa ngayon." Tanging tugon na lamang ni Busyang. Samantala, Sir Joseph, noong sinabi nga ron ni Busyang yon, hindi na nakapagbigay pa ng tugon ng lolo at tumayo si Busyang at umalis na sa lugar na yon nang hindi na lumilingon pa sa lolo sa turno. Maging ang ibang tao'y nakatingin lamang sa papaalis na si Busyang at tahimik lamang din ang mga ito. Si Busyang ay dahan-dahan lamang raw sa paglalakad at hindi pinipigilan ng mga ito. Maging ang lolo'y wala nang masabi pa at nais niya na lamang na gawin ni Busyang ang sa tingin nito'y nararapat. Lumipas muli ang buwan, napadaan si lolo sa tahanan nila Busyang kung saan napahinto ito't naalala ang mga pinagsamahan nila ng dalaga. Napansin rin ni lolo ang tahanang masasabi mong halos masira na ng panahon kahit ilang buwan pa lamang ang nakakalipas mula nang wala nang tumitira rito. Hindi pa kasi nagbabalik doon si Busyang at talaga namang tumutulo ang luha ng lolo ng mga sandaling yon. Iniisip pa nga ni lolo na baka raw wala na rin si Busyang. Baka raw nagpakalayo-layo na rin ito at hindi na talaga babalik pa sa kanilang lugar. Sa paglipas pa ng mga araw, naisipan naman ni lolo na linisin ang tahanan nila Busyang upang nang sa gayon ay malinis ito at maayos sa araw ng pagbabalik ng kababata. Ngunit ayon na rin sa lolo, Sir Joseph, lumipas ang 3 dekada pero wala pa rin Busyang na nakikita ang lolo. At sa loob ng 3 dekadang yon, marami nang nangyari sa buhay ng lolo. Nagkaroon na rin ito ng pamilya. At sa awa naman ng Diyos, walang napahamak na kahit na sino sa mga tagaroon sa kanila. Ayon rin sa lolo, naniniwala itong naroon lamang si Busyang sa malapit at hindi lamang ito nagpapakita sa kanila. Kung paano niya ito nasabi, noong mga gabing ipinagbubuntis raw ng lola ang aking inay, mayroon daw silang napapansin na kaluskos sa bubong ng kanilang tahanan. Takot na takot pa nga raw ang lola ng mga sandaling yon, lalo na noong talagang halos baklasin na ang kanilang bubungan na gawa lamang sa talahib. Ramdam mo talaga ang bawat pagbaon ng kung sino mang nilalang sa kanilang bubungan
dahil nga sa talahib lamang ito. Nang mapansin nga ng lolo yon, agad itong kumuha ng bawang at asin sapagkat ito ang naalala niyang mga pangontra sa aswang. Naalala niya rin ang kanyang kababatang si Busyang at sinabi sa sarili na sana'y nasa maayos lamang nakalagayan ng kababata. Nang mga sandaling biglang tumahimik ang paligid, dahan-dahang sumilip ang lolo sa siwag ng kanilang bintana. Kung hindi nagkakamali ang lolo, may nakita siyang isang babae na nakatayo sa ilalim ng puno na tila ba nag-uusal ng dasal hanggang sa mapalis ang nilalang na nasa kanilang bubungan. Sa ilalim ng bilog na buwan, natatanaw ng lolo ang imahe na tila pamilyar sa kanya. Imahe ng mukha ni Busyang ang kanyang natatanaw at bigla na lamang nagkaroon ng ngiti sa mga labi ni lolo ng mga sandaling iyon. Dagdag pa nito, noong napangiti pa nga raw ang lolo'y napansin siya ng lola at nagtanong raw ito kung bakit siya nakangiti. Bigla namang nagdahilan ng lolo na hindi daw siyang umingiti bagkus sinatatakot nga raw ito. Kaya lumipas ang mga gabing yon na naging maayos at walang masamang nangyari hanggang sa isinilang nga ang inay at doon na nagsimula ang pagiging ama ni lolo. Habang nasa bukid ang lolo, dahil nga sa kailangan na nitong magdoble kayod sa kadahilanang mayroon na itong supling, alas dos pa lamang ng madaling araw ay kumigising na ito upang magtungo sa bukid at makapagsimula na ng kanyang mga gagawin. Ayon din sa lolo, normal lang naman daw noong araw yon ang alas dos pa lamang ng umagay nasa bukid na sila upang magsimula ng kanilang mga gawain. Magandang araw yun dahil sa wala pang init mula sa araw at talagang komportable ka talagang magtrabaho. Pero isang beses, habang naglalakad daw ang lolo sa isang daanan na madilim at puro puno ng kawayan ang nasa tabi nito, napansin ng lolo ang limang katao na naglalakad na papalapit sa kanya. Naisip na agad ng lolo na baka magtatanim ang mga ito sapagkat madalas naman siyang makakita ng ganon. Ngunit halos magtayuan ang mga balayibo sa katawan ng lolo nang makitang tila hindi mga normal na tao ang kanyang makakasalubong. Malayo pa man kasi ng ilang hakbang, nakaamoy na si lolo ng amoy ng napakasangsang. Sa kanyang pagkakaalala, sa mga sinambit sa kanya ni Busyang, noong sila pa'y nagkakausap, ang mga aswang raw ay malalaman mong nariyan na sa paligid kapag nakaamoy ka na ng napakasangsang na amoy. Nang mga sandaling yon, napatikil ang lolo sa paglalakad at bigla itong kumabig ng pagliko pabalik sa kanyang pinanggalingan. Tumakbo kagad ang lolo ngunit nang mapansin iyon ng mga nilalang na kanyang makakasalubong, humabol ang mga ito ng sobrang bilis. Napakabilis talaga. At mabilis lamang na nakarating sa harapan ng lolo. Takot na takot ang lolo ng mga sandaling yon at hindi alam ang gagawin. Lalo na nang makita niya ng malapitan ng mga itsura ng mga ito. Limang katao, tatlong halos bata at dalawang tila mag-asawa. Sa isip ng lolo, mukhang isang pamilya ng mga aswang ang kanyang nakainkwentro. Kaya naman lakas dob na nagtanong ang lolo sa mga ito kung ano ba ang kailangan nila. Ngunit katakatakang hindi nagsasalita ang mga ito at tila mga mababangis na hayop sa kagubatan na biglang sumusugod kay lolo. Mabilis na naunang umatake ang pinakabata sa kanila na para bang sinadya ng mga ito na paunahin. Nang mangyari ngayon, agad na naganda ang lolo ng kanyang pangdepensa, ngunit napakalakas ng puwersa ng mga pag-atake nito dahilan para matumba ang lolo sa lupa. Nakapaibabaw naman sa kanya ang batang aswang na pilit siya nitong kinakagat sa leeg, ngunit ang dalawang kamay ng lolo'y nakaharang sa leeg rin ng batang aswang. Kaya naman hindi siya nito magawang kagatin. Ngunit alam ng lolo na kapag lumapit at tumulong ang mga kasama nito, ay siguradong katapusan na niya. Habang nakapailalim ang lolo sa batang aswang, kitang-kita nito ang napakabangis na itsura ng nasabing nilalang. May matutulis na mga ngipin at talagang naglalaway pang bibig. Nanlilisik rin ang mga mata nito at talagang pulang-pula. Ilang sandali pa, nawala sa pagkakabangis ang nasabing batang aswang
bigla na lamang humina ang puwersa nito at madaling naitulak ng lolo upang hindi siya nito masaktan. Nang may tulak ito ng lolo, agad siyang tumayo at lumingon sa paligid. Nang matanaw ng lolo ang isang babaeng nakatayo sa tabi ng mga nakaandusay na aswang. Tama po, ang mga aswang nakasamahan ng bata na umatake kay lolo ay mga nakaandusay na sa lupa at wala ng mga buhay. Alam ng lolo na nailigtas siya ng isang taong nasa kanyang harapan, ngunit hindi niya ito makilala sapagkat medyo madilim pa ng mga sandaling iyon. Nang nagtangkang lumisan ang nasabing taong nagligtas sa kanya, agad na tinawag ng lolo ito upang hindi makalayo. Agad namang huminto sa paglalakad ang nasabing misteryosang tao na hindi pa mawari ni lolo kung isa bang lalaki o babae sapagkat hindi pa nga niya lubosang matanaw. Nang daan-daang lumapit ang lolo upang magpasalamat sana, ngunit mas nauna pang magsalita ang nasabing taong nagligtas sa kanya. Saturno, kamusta ka na? Masaya akong nakita kitang muli. Wika ng isang tinig ng babae. Busyang, ikaw ba yan? Tugon naman ng lolo. Dali-daling umarap ang babaeng yun kay lolo at doon na nakita ng lolo ang isang babaeng napapalibutan ng kung ano-anong medalyon sa kanyang katawan. Makikita rin sa mukha nito ang mga peklat na palatandaan ng mga malulupit na sinapit nito. Ayon pa sa lolo, ibang-iba na raw ang itsura ng mukha ni Busyang. Wala na ang dating maamot magandang mukha na labis nilang kinagiliwan. Ngunit ang mga mata nito'y talagang hindi malilimutan ng lolo. Naroon pa rin ang medyo may pagkabilog ng mata ni Busyang nang matanglawan ito ng liwanag ng buwan. Agad na nilapitan ni lolo si Busyang nang makumpirma nitong ito na nga ang kanyang kababata na matagal nang hindi nagpapakita sa kanilang nayon. Ayon pa kay lolo, noong mga sandaling iyon raw, pumasok daw sa kanyang isipan na marahil ang dahilan kung bakit hindi sila nagagawang atakihin ng mga aswang sa loob ng mahabang panahon ay dahil iyon sa kanyang kababata. Yun kaagad ang pumasok sa isipan ng lolo ng mga sandaling iyon at hindi naman ito nagkamali ng hinala. Busyang, ang ibig pa nitong sabihin, ikaw ang nagbabantay sa nayong ito. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi kami nagagawang atakihin ng mga aswang. Agarang tanong ni Lolo Saturno nang makalapit na ito sa harapan ni Busyang. Ngunit ang kanyang kababatay hindi naman nagbigay ng tugon at ngumiti na lamang ito sa kanya. Nang mga sandaling yon, umihip rin ng malakas na hangin at napalingon ang Lolo sa paligid. Nang binaling niyang muli ang kanyang paningin kay Busyang, bigla rin itong naglaho ng mabilis. Hindi na ito natanaw pa ng lolo ng mga sandaling yon, ngunit nag-iwan naman ito ng ngiti sa kanyang mga labi. Sa tagal ng panahong hindi niya nakita ang kanyang kababatang si Busyang, ay sa wakas, nalaman niyang hindi ito lumisan ng kanilang baryo. Ng mga sandaling yon, Sir Joseph, naalala rin ng lolo ang ginawa sa kanila ng matandang si Armanda. Kumaalala niyo po noong unang ligtas sila nito, yung iniligtas sila sa tiyak na kapahamakan. Bigla rin umihip ang napakalakas na hangin at mabilis na nawala sa kanilang paningin si Armanda. Kaya doon na naisip ng lolo na baka isa ito sa mga kapangyarihang naisaling kay Busyang ng matandang si Armanda. Noon ngang mga sandaling yon, hindi na tumuloy pa ang lolo sa kanyang palusong sa bukid. Bagkus ay ginising nito ang kanyang mga kanayon upang ipabatid ang kanyang natuklasan. Alam niyo ba, Sir Joseph, noong isinusulat ko nga pala ito upang ibadala sa inyo, naisip kong may pagkamarites pala yung lolo ko noong mga panahong yon. Kasi isipin niyo, gigisingin niyo ang mga kapitbahay sa isang ganitong balita. Diba? Ay, biro lamang po. Noon ngang ginising niya ang lahat, doon ay pinarating ni Lolo ang balitang ito. Lahat ay natutuwa at napasabing kaya pala sila hindi ginambala ng mga aswang ay dahil sa may nagbabantay sa kanilang isang malakas na antingera. Ngunit mayroon pong hindi natutuwa noong mga sandaling yon, Sir Joseph. Ito nga po ang lola. Nakaramdam daw ang lola noon ng pagsiselos kay Busyang dahil sa alam nito na may pagtingin ng lolo kay Busyang noong sila pa'y mga bata.
Ang mga sunod ko namang kwento ay ako na mismo ang nakasaksi sa husay ni Manang Busyang. Noon kasing ipinanganak ako at umabot na sa edad 15. Sa hindi malamang dahilan ay nagbalik si Manang Busyang sa aming baryo. Pero noong mga panahong yon, patay na po ang lolo at lola. Naunang namatay ang lola at ilang taon lamang ay nawala na rin ang lolo dahil sa kanyang sakit sa atay. Ayun na nga po Sir Joseph. Noon nga pong mga panahong nagbalik si Manang Busyang sa aming baryo, marami itong himalang nagawa. Ako mismo ay nakaranas ng kakaiba noong ako'y nasa edad na yon. Siyempre, sa ganong edad ay talagang may katigasan ang ulo natin. Hindi ko mas nasabing lahat tayo, ngunit kalimitan sa atin ay matitigas ang ulo mga pasaway sa edad na 15. Ito na ngayon Sir Joseph. Isang gabi na isipan naming magkakaibigan na manghuli ng manok sa kakahuyan. Sa hindi po nakakaalam, yung pong manok na tinutukoy ko'y wala pong may-ari nun. Ito po yung tinatawag na labuyo sa amin. Hindi po ito sili. Ito po'y isang mailap na uri ng manok na madalas naming gawing pulutan sa inuman. Minsan ay araw kami nanguhuli gamit ang tirador, pero itong mga gabing yon, may tama na kami ng alak sa katawan, pero ang lakas talaga ng trip naming magkakaibigan noong mga sandaling yon. Naisipin pa naming maghunt ng labuyo para lamang isahog sana sa lugaw na aming lulutuin. Nang mayroon kaming narinig ng kakaibang tinig, medyo matinis ito na para bang nasa malapit lamang. Kahit may mga sapi kami ng alak sa katawan noon, ay talagang kinilabutan kami sa aming naririnig na yon. Para kaming itinataboy sa lugar na ito, hanggang sa magpakita sa amin Sir Joseph ang isang maitim na parang anino ang aming nakita. Sabay-sabay kaming hindi makapagsalita at talagang nanghilakbot kaming lahat. Hanggang sa nagsalita ito ng napakalakas at napakasakit sa tainga, sa pagkakaalala ko'y sinabi niyang magbabayad daw kaming lahat. Yun ang huli kong naalala dahil sa nagtakbuhan na ang lahat maging ako. Ngunit na makauwi kami sa aming mga tahanan. Doon na kami nakaranas ng isang pangyayari na hindi namin malilimutan. Apat kami noong nakakita sa aninong yon. At sa aming apat, ako lamang ang hindi nagwala ng mga sandaling yon. As in nagwawala po talaga. Yung tatlo kong kasama na mas pipiliin ko na lamang na hindi banggitin ang mga pangalan, lahat po sila'y nagpupumiglas noon. Nagwawala ang mga ito na parabang nawawala sa katinuan. Ako man mismo'y kinilabutan ng gusto nang masaksihan ko ang ginagawa ng mga kaibigan ko. Alam kong mayroon silang sapi ng alak, ngunit parang sobra naman yata sila kung magwala. Hanggang sa nagsalita silang tatlo na papaslangin daw nila ang kanilang mga sarili dahil sa pinaslang daw nila ang nag-iisa niyang anak. Kung naguguluhan po kayo, ang ibig ko pong sabihin doon, balak niyang paslangin ng kung sino mang nilalang na nakasanib sa kanila ang katawan ng kanilang sinasaniban. Nagtataka naman ako ng mga oras na yun dahil nga sa kasama nila ako nun, pero bakit parang hindi naman ako nasapian ng mga ito? Ang naalala ko lang, minadaanan kaming isang punso o yung isang kumpol na lupa na pinaniniwala ang binabahayan ng mga duwende. Sinira po namin yon dahil sa tama ng alak ay napagtripan namin ito. Dahil nga sa sinasabing may mga nakatirang duwende raw, at noong may sapi nga kami ng alak, malakas ang loob namin. Ngunit noong mga sandaling nakikita ko ng mga nangyayari sa mga kasama ko, labis ko talaga itong pinagsisisihan. Hanggang sa limang katao ang pumipigil sa nagpupumiglas na isa sa mga kasamahan ko, laking gulat ko na lamang talaga nang makita ko kung paano na ihagis ng malayo ang limang yon. Mga malalaking tao pa ang pumipigil sa kanya ngunit walang nagawa. Napakalakas ng mga ito, siguradong hindi silang nasa katawan ng mga kaibigan ko. Siguradong mayroong ibang nilalang na nananaan sa kanilang katawan. At ito na nga ang mga sumunod na pangyayari. Si Manang Busyang ay sumigaw sa lahat ng mga tao na naroon. Mga iho at iha, magsitabi kayong lahat. Hayaan nyo lamang sila. Sigaw ni Manang Busyang. Nang masambit nga ng matanda yon, nagsipag-atrasan naman ang mga tao doon. Alam din po kasi nila ang kwento sa matandang si Busyang,
kaya lahat kami ron ni naniniwala sa kanyang kakayahan. Sa natatandaan ko sa mga naganap noon, may daladalang parang isang maliit na martilyo si Manang Busyang. Tapos isang palo niya lamang sa noon ng isa sa mga kasamahan ko. Bigla itong tumahimik. Nanlilisik pa rin naman ang mga mata nito, ngunit hindi nito makagalaw ng mga katulad kanina. Nagtaka na kaming lahat noon. Isang pukpok lamang ang ginawa ni Busyang, ngunit paanong nangyari ito? Yang mga katanungang yan ang umiikot sa aking isipan noong mga sandaling yon. Hanggang sa yung iba pang mga kasama ko, ganoon din ang ginawa ni Manang Busyang. At lahat ay pare-parehas lamang nangyari, hanggang sa nag-usal ng dasalang matanda na hindi naman namin masyadong marinig kung ano ba yung sinasabi nito sa kanyang pag-uusal. Nang ilang sandali lamang, biglang bumagsak ng sabay-sabay ang tatlo kong kaibigan. Lahat sila'y nawala ng malay. Nang mangyari nga po yon, bigla naman akong tinitigan ni Manang Busyang. Tapos hindi ko na maalala ang mga naganap. Basta nagising na lamang ako umaga na at nasa higaan na ako ng aming bahay. Pagising ko, abot ang sermon sa akin ng inay at itay. Sabi nila, sabay-sabay daw kaming apat na mga kasama ko ang sinapian noong gabing yon. At pinalis lamang ni Busyang ang mga masasamang elemento na sumapi sa amin. Doon na po ako nagtaka, sapagkat nakita ko mismo ang mga kasamahan ko na nagwawala noong gabing yon. Kaya paano ako naging kasama sa kanila? Sabi pa nga ng mga ito, sinubukan ko pang araw na labanan si Manang Busyang, ngunit napakalakas daw talaga ng taglay na kapangyarihan ng matanda. Iyon na lamang pong mababahagi ko sa inyo. Marami pa sanang mga pangyayari sa buhay ni Manang Busyang. Kaso nga lang, masyado na pong personal at baka makilatis po ako ng kanyang mga kaanak na hanggang ngayon ay nakakasalamuha ko pa rin sa araw-araw. Bali ang ibabahagi ko na lamang po ay noong araw na mamaalam ng matandang albularyo. Napakatanda na po niya talaga Sir Joseph bago ito tuluyang mamaalam. Kung susumahin, mukhang mahigit na sa 100 taong gulang na ang matanda, ngunit napakalakas pa rin nito. Simplihan ko na lamang po, yung apo ni Manang Busyang napipiliin kong hindi na lamang pangalanan. Usap-usapan po kasi na ipinasa ni Busyang ang kanyang mutya doon sa apo niyang ito. At yung mga nagtataka po kung bakit nagkaroon ng apo si Busyang, ito po yung sa pinsan po niya. Apo niya sa pinsan niya, bali malayong apo na po ito dahil wala nga po siyang kapatid. Yung mga kamag-anak niya na naroon, nagkaroon po yun ng apo doon. At yun na nga po, yung apo ni Busyang na yon, siyang nilapitan ng mga nais magpagamot. Pero sa totoo lamang Sir Joseph, naaawa po ako sa apo niyang ito sapagkat napaka-high-tech na ng mundo. Minsan, may nag-video sa kanyang ginagawang panggagamot. Ngunit napakarami sa mga kababayan natin ang tumutulik sa o kumukontra sa kanya. Alam nyo naman po sa social media, napakaraming basher dyan. Dinamdam po ng apo ni Manang Busyang ang mga nabasa niya online tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ko ba bang sabihin ito. Pero dumaan sa depresyon ng apo ni Busyang hanggang sa magpakatiwakal ito. Masyado na po ako nagiging madaldal. Pasensya na po kayo. Itago nyo na lamang ang aking pagkakakilanlan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento.